So what is up sa inyo mga mousers? So balik ulit tayo sa may bagong video. Ngayon naman, i-discuss natin ay paano nga ba maging control gaming scholar. So how to be a control gaming scholar. So ngayon, umpisa na agad natin. Ang una natin i-discuss, syempre, ang requirements guys. Ano nga ba yung mga requirements para maging scholar? So unang-una sa lahat, ito yung controversial kasi yun nga, kailangan 18 and above. Madaming mga bata ngayon gustong maglaro ng Axie. Laro nga naman eh, diba? Pero guys, kasi kumikita ng pera eh, para sa mga bata nating viewers. Kumikita kasi ng pera at saka magdalaan kayo ng oras. Kaya para kayo nagtatrabaho. Kaya baka kaysa makasuhan tayo ng Department of Labor natin or DOLE, baka tayo mag-GG. Okay, so avoid namin yung mga ganyan. Kaya mas mabuti na lang 18 and above na agad. So next, syempre dapat gamer ka. Hindi lang basta gamer but good gamer kasi high MMR gamer na yung gusto naming makuha. So depende kung kahit anong nilalaro niya, pakita nyo lang sa amin. Kasi ayaw namin ng turuin pa. Tuturuan pa ng sobra-sobra about sa games. So at least meron na siyang ibang knowledge sa ibang games. So next ay dapat syempre meron kang good internet connection kasi hindi ka makapaglaro ng maayos. Baka ma-DC-DC ka, sayang naman yung energy na na bibigay mo dun sa mga laro mo. So hindi mo matatapos ng maayos yung laro. Next is Android and PC or PC pala. Bakit Android or PC? Kasi guys, yung iOS ngayon puno yung niya. Nasa test phase sila, test flight pa lang sila, so may number of users lang na pwedeng mapag-download. So ngayon ang free na mabilis mapag-download is yung Android nila at yung PC. Okay, mas maganda both kasi yun nga, minsan lag sa Android, sa PC hindi, kaya mas preferred namin yung merong parehas. Pero kung wala syempre okay lang din. Okay, so again, next ay ito, wala dapat siyang ibang Axie account or wala siyang ibang scholar account. So dapat kami lang yung manager mo kasi nakakaban yan guys. Sayang yung pera na sa amin, sayang yung oras mo pag farm kasi mababan parehas yung account na ginalaro mo. So huwag natin sayangin yung oras natin, huwag natin sayangin yung pera. Okay, next, must be a follower of our page. Dapat syempre follower ng FB page namin. And syempre katuktong nun, dapat subscriber ka dun sa YouTube namin. Kapag kasi subscriber ka, ibig sabihin baka nanonood ka ng videos namin, so meron ka ng knowledge about Axie. Next ay honest. Siyempre gusto namin honest, and kadikit niyan dapat tama yung account, real yung Facebook account mo kasi hindi tayo mapagkatiwalaan yung mga dami Facebook account. Yung mga picture ay anime, pero okay lang yun kung picture yung anime mo, profile picture mo ay anime, basta andun din yung picture mo mismo sa account, tapos legit yung friends mo, hindi bagong Facebook account. Ayun. Next ay dapat meron kang birth cert na mapakita, meron kang ID, and last syempre yung form na pinapasagutan namin kasi dyan namin makikita yung iba-ibang details about sa'yo. And sinesend lang namin yung form para doon sa mga nanalo ng games at yung sa mga mapipili pang iba. Okay, syempre, and last, ayun nga, true supporter ng Control Family. Syempre, ayun namin naman, kumbaga gusto namin, isa yung mindset natin, isa yung goal natin. So, dapat supporter ka ng Control Fam. So, kung hindi, sorry, hindi ka pwedeng. Kung isa dyan, hindi mo afford. So, hindi ka magiging Control Gaming Scholar. Okay, next. Ayan, don't do the following guys sa mga nag-a-apply. Yung mag-send ng resume sa comment section or sa message namin. And then, hahanapin nyo pa yung Facebook account namin. Huwag ganun. Yung mga admin namin, our streamers namin, tapos kukulitin nyo. Hashtag huwag ganun. Magtagtad ng good day, huwag din ganyan guys. Tapos natakotin pa kami. Tapos magmamakaawa guys. Hindi kami naawa. May iba talaga na legit na, yung iba naloko. Yung iba, yung iba naman sabihin na matayan tapos wala ng trabaho dahil sa pandemic. Yes, naawa kami, pero at the same time ang dami na kasing gumagamit niyan ng ganyang angulo guys, kaya kumbaga to be sure hindi kami diyan naniniwala. Kung gusto niyo talagang maging scholar mamaya, makikita niyo bukod sa requirements yung dapat gawin.
Hindi pa pang nakakainis na gestures para ano maging isko. Huwag kayong makulit, guys. Kasi minsan nakakaasar din na kung ano nung ginagawa ninyo. Kasi pinagsasabihan din namin kayo, it's for your own safety, lalo na yung magsasend ng details nila sa comment section. Para sa inyo din yan, guys. Next, watch our live stream. Ayan, ayan yung dapat nyong gawin. Ito yung mga listahan na dapat nyong gawin. So una, watch our live stream. Be updated sa page namin dahil sa mga announcement. Okay. And last, maging prepared, maging isko. Kasi gusto nyong maging scholar pero wala naman kayong alam sa AXI. Kailan kayo, kumbaga, doon lang kayo matututo kapag scholar na kayo. Ang hirap naman nun, guys. Gusto namin yung marunong na agad yung isko. Kumbaga, kung wala man experience mismo sa AXI, at least merong theoretical. Mas gusto nga namin yung theoretical experience lang. Ibig sabihin kasi gustong-gusto niyang maglaro ng AXI. And yung may mga experience naman sa AXI, medyo magdududa kami dyan kasi bakit na-experience kayo sa AXI, ibig sabihin, baka natanggal kayo. So, ayun, mas good sa amin yung theoretical lang yung ano niya, experience niya. Ibig sabihin kasi nagre-research talaga siya. So, manood kayo sa YouTube and sa live stream. Kahit kaninong YouTuber at kaninong live streamer ng AXI, manood kayo. Pero make sure na tama yung tinuturo niya. So, kung gusto niyo yung tama, sure ball na tama, eh, syempre, dito na kayo sa amin. Baka naman, di ba? So, next, hindi pa pala last, next. Ay, ito yung scholarship requirement namin, guys, so that you know, para sa mga magiging scholar. Currently, dahil bumaba yung makukuha ngayon sa AXI Infinity na SLP, so binaba din namin. Dating 200, dating 220, naging 125 lang yung aming PBP account. Tapos, 75 per day naman yung aming PBE. Ito yung mga week na account, guys. Na kaya namang pumalag sa PBP pero yun nga dahil medyo chapsuy na sila talaga yung chapsuy cards nila ay week pa kaya 75 per day lang and then sa weekly yan 875 kapag ka PBP account and then 525 kapag ka PBP account PBE account. Ngayon ito pa requirement, dapat isang tao lang ang naglalaro sa isang account tapos isang account lang sa isang device. Okay, so bawal multi-accounting, guys. Next ay pag pinaban nyo yung account, babayadan nyo yan. Ayan, rule namin yan kasi sayang yung pera namin. And hindi nyo pa makukuha yung SLP ninyo. So, kumbaga huwag nyo ipaban talaga yung account, ingatan nyo yan. Hard-earned money namin yan, kaya please ingatan nyo. Tapos yung hatian namin is 50-50 or 60-40, depende kung kailan kayo pumasok sa amin. Kasi, ayun nga, nagbabary din yan sa mga galawan ng exchange ng SLP tsaka mga update ng AXI. Okay? So, depende din kasi, di ba, apat kaming breeder sa Control Gaming. So, depende din kung saan, kanino kayong breeder mapupunta. Ayang hatian na yan. Okay? So, next. Things to know about our scholarship. Ang withdrawal namin, 50-30 or pwede magbago yan based sa announcement namin. Don't worry, i-announce naman namin kung kailan kami mag-withdraw. And kung ayaw nyo mag-withdraw, okay lang yan. Pero kukunin namin yung cut namin. Okay? Ganun yun. So, matitira doon yung ano ninyo, yung SLP ninyo kung ayaw niyong mag-out. Then yung cash out, gusto magpasabay, isang bagsakan yan. Yung gustong mag-cash out ng SLP, sabihin agad the end of time. Kasi yung iba gusto, peso na agad, yung gustong makuha. Yung iba naman gusto SLP, gusto sila yung magte-trade. Okay? If di na makakota weekly, out ka na agad. Okay? So yung weekly quota yung pinakamahalaga sa amin. Yung daily kahit hindi mo siya masyadong makuha. Pero syempre, di ba? Kung hindi mo makukuha yung quota daily, baka hindi mo makuha yung weekly. So, pero yun, guys, doon namin tinitingnan sa weekly. So, pwede kang ma-out kapag hindi ka nakakuha ng first week mo or second week, basta weekly. Pero kung may valid reason naman na sobrang valid bakit ka hindi nakakuha, syempre, maano naman kami, mabait naman kami dyan, papag-usapan yan. Tapos, syempre, yung mga hindi responsive sa GC at iba pang ginagawa namin sa GC, ma-out din kayo, guys. Okay? Next. Reward system namin. So, meron kaming top 5 sa kada cut-off. May reward yan. Depende. Nung last time, 65-35 yung ginawa naming reward. Magiging 65-35 yung hatian. Tapos, di ba, basta iba-iba yung per cut-off. Tapos, yung top farmer of the month, ganun din. Iba-iba yung bibigay namin dyan. Depende. Pagkain. Iba't iba pa. Kung ano-ano pa. Tapos, syempre, may top farmers of the year tayo. So, hindi pa yan nagaganap. Baka ngayon yan. Ngayong December. So, may Christmas party siguro ang Control Gaming.
So, tapos can stream sa Control Gaming. Kung ayos yung laruan nyo, guys, pwede kayo mag-stream. Kung namo-monetize na yung Control Gaming, syempre may sahod din yan, okay? Pero ngayon, wala pa. Hindi pa tayo umabot ng 10K. Baka naman pa 10K nyo, guys. Tapos, ayan, syempre magkakaroon kayo ng free Control Gaming merch. Pero sa future pa yan, currently wala pa kasi tayo nakukuhang sasalo nyan. So, next. Ayan na pala yung last. Ayan. So, ayan yung mga perks namin. So, kung may mga tanong kayo, guys, feel free to comment down below. And sasagutin namin yan about aming scholarship or kung gusto nyo pang makapanood na iba pang tutorials, i-comment down nyo din kung ano yung gusto nyo yung tutorial na ilabas namin. And that's it, guys. Like, comment, share, and subscribe our YouTube channel. Same with our Facebook page. Salamat, guys. Mga mamsers, peace!